paano inegosyo yung tax deficiency? Paano inegosyo reducing clients' tax deficiencies without bribing? 30 years ko na pong ginagawa yan. At gusto ko sanang malaman ninyo paano mag-reduce na mga BIR assessment o assessments na hindi ka naglalagay. Truan kita. Gusto mo bang matuto? Okay. Bribing muna tayo. Doon sa mga hindi nakakaintindi, anong ibig sabihin ng bribing? Ito po yung naglalagay ka sa isang BIR officials o sa anumang government official. Lagay. Lagay. Opo. Pwede ho yan under the table, pwede ho yan over the table, o envelopmental, yung nakasulat, nakalagay ho sa loob ng envelope. So, bribing. Ang bribing po ay isang kasalanan na may parusa ho na pagkakakulong o pagmulta. Depende po yan sa korte natin. Ngayon, sino yung mga clients na binabanggit ko? Naku po, ang dami. Ayon po sa pag-aaral namin, 45,000 po taxpayers ha sa buong Pilipinas ang nai-issuehan ng letter of authority. Ayon po dun sa estimates namin at dun sa naririnig namin, nag-come up po kami na ang average lagay po ay 350,000 per LA. So of course, hindi naman lahat ng 45,000 na yan eh, na nakatanggap ng letter of authority ay naglalagay. Pero ipagpalagay na lang natin na naglalagay silang lahat. I-multiply mo yung 350,000 pesos doon po sa 45,000 letters of authority na nare-receive ng taxpayer every year. So, aabot po yan mga 15 billion pesos. Corrupt, graft and corruption money po ang tawag dyan. So, ang purpose po ng pakikipag-usap ko sa inyo at paghihikayat ko kayo na umatin ho kayo dito sa seminar na to, which is libre, wala pong bayad. Ha? Ay, teka muna, bakit walang bayad to? Meron pala, Panginoon ko. May bayad pala ito kasi hindi akin. Hindi pala akin ito. Yung susunod ko pala, walang bayad. Sorry ha. Wala, may bayad pala ito. Okay, nasa na tayo? So, 45,000 ho yung potential clients ninyo. Okay? So, just sa potential clients na yan, na willing magbayad ng 350,000 pesos na lagay, eh, consider nyo na po yan na iyong professional fee. Imagine nyo, magkaroon ka lang ng isang kliyente na magbabayad sa iyo ng 350,000. Eh, hindi mo na kailangang magtrabaho sa buong isang taon kasi 350,000, eh, kayang-kaya ka ng buhayin yan sa loob ng isang taon. Maari pa nga sa dalawang taon eh. Kasi ang minimum wage lang, mga 120,000 a year. Oh, so sa loob ng tatlong taon, eh buhay ka na kasi 350,000 yung professional fee mo. Doon tayo magtutulungan sa kliyente, no? Mag-usap tayo yan pag nag-meeting tayo. Ano yung tax deficiency? Ito ho yung klase ng tax deficiency. Ayan, oh, pinakikita ho sa inyo. Yan po yung mga tax deficiency. Naku po, sa tema ng aking experiences, naku, hindi makatulog yung mga taxpayer na pag nakareceive na sila ng ganyan. At ano po yung magiging profit nyo? Yes, of course, magkakaroon po kayo ng trabaho, magkakaroon kayo ng negosyo, magkakaroon kayo ng pera. So, kung magtutulungan po tayo, magkakaroon kayo ng negosyo. Ngayon, bago po kayo magkaroon ng negosyo, eh kailangan po ninyo na matuto doon sa produkto na i-offer nyo. Ano po yun? Reducing clients' tax deficiencies without bribing. Yan po yung produkto. Ibebenta po natin yan sa 45,000 taxpayers. Tulong po tayo. So, bago po nyo yan maibenta, kailangan nyo maintindihan ano po yung produkto, paano ibenta yung produkto, at paano explain sa taxpayer yung produkto para hindi na sila maglagay. Ayaw natin ng lagay. Pag naglagay, hindi natin kliyente yan. Okay? So, ang objective natin is ganito. Number one, gusto niyong matuto, wala kayong alam, eh tuturuan namin kayo. O mag-meet tayo. Ah, mag-meet tayo. Andi dyan po, ah, yung date kung kailan tayo mag-meet, dyan po sa website na nakikita niyo po dyan. Okay? Tuturuan ko kayo. Magne-negosyo tayo. Partihan tayo. Si Manny de la Cruz po yung involved dito. Manny de la Cruz. Sa kanya po ito eh.
Manny De La Cruz Tax Accounting Seminars Training Events Trust Fund. Siya po yung may-ari nito. So, gaganapin po ito sa Celebrity Sports Plaza, January 26, 2018. Okay, yung susunod kong video, yung po yung libre. Abangan po mo yung susunod kong video, yun yung didiscuss ko sa inyo, ha? Maraming salamat!